Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, a pleasant afternoon sa inyo, Popoy and Bea, and to all the listeners of Dear MOR. Ako nga pala si Trixie, 37 years old, and I'm a freelance graphic artist. Adik na adik ako sa programa ninyo, Popoy at Bea. Basta may chance ako, eh lagi ako nakikinig. Lagi ko kayong iniiwan sa background ko kapag kami ginagawa ako kasi gusto ko kayong napapakinggan. Nag-message ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang mag-share ng kwento ko sa inyo at sa mga kapwa kong kamorkada. Hayaan ninyong simulan ko ang kwento ko with a little background about myself. Pangatlo ako sa apat na magkakapatid. At sa aming apat nga, eh ako na lang ang hindi pa nakakapangasawa. Ang ate at kuya ko ay may sarili-sarili nilang mga anak, samantalang ang bunso namin ay kakakasal lang noong nakaraang taon. Sa bawat gatherings na pinupuntahan ng buong pamilya ko ay laging ako ang laging nakaiba. Ako ang laging walang kasamang asawa o partner. Ako ang walang bit-bit na anak at ako ang laging solo pag oras na ng mga picture taking. Honestly, Popoy at Bea, wala naman talaga akong pakialam doon. Hindi ko kasi talaga nakikita ang sarili ko na may makakasama sa buhay. I'd rather stay single for the rest of my life kaysa makahanap ng partner. Sa tuwing tatanungin ako kung kailan ako mag-aasawa, ang lagi kong sinasagot eh, mag-aalaga na lang po ako ng mga pamangkin ko. Actually, masaya ako pagka nagkakaroon ako ng mga bagong pamangkin kasi magkakaroon ako ng bagong aalagaan. Ewan ko ba, gusto ko yung idea ng pag-aalaga ng bata. Pero not my own. Pag may mga biglaang lakad ang mga ate at kuya ko, ay to the rescue ako lagi. Lagi akong nakasugod para magbantay ng mga adorable kong nephews and nieces. Ganun akong klase ng tao, Popoy at Bea. Very motherly, pero ayaw kong maging isang ganap na nanay. Mas kaya kong mag-alaga ng anak ng iba. Nalulungkot ba ako sa ganitong klase ng buhay ko? My straight answer is no. Pero hindi nagpapapigil ang mga tao sa paligid ko sa pagpaparamdam sa akin na ang lungkot naman ng buhay ko. Wala man akong jowa or anak. Pero alam nyo, Popoy at Bea, masayang masaya naman ako. Sa salamin ng aking kwarto, napapatanong kung tama ba sila't mali ako. Di alam ang gagawin o isipin, sapat na ba ako? Kailangan bang maguhin ang sarili ko? Bigla kong natawa, tumigil na sa pagtanong kasi alam ko na I gotta be happy to be me. Kung may sinasabi na lang, sabi na lang.
from me. You can't take that away from me. You can't take that away from me. I gotta be happy to be me. M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, 19 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan nga po, no, ang first part ng ating kwento ni Trixie, na masaya naman siya, no? Masaya naman siya na single, pero bakit nga ba may mga tao talaga sa paligid na, alam mo, lungkot ng buhay mo, wala ka pang jowa, wala ka pang anak, wala ka pang ano, wala mag-aalaga sa'yo, wala ka, paano yan pagtanda mo? Yung iba worried na worried, no? Oo, nakakainis. Ayan, eh, meron ba dito? Meron ba mga nakikinig sa atin na ganyan din, nagdaan sa ganyang, ibig sabihin ko, sa ganyang estado sa kanilang buhay na parang mas worried pa kayo sa akin kung wala akong jowa, kung wala pa akong asawa. Di ba bakit kayo yung ano, parang atat na atat? Ayan, sabi ni Joy Salvame dito sa YouTube, ah, kaya pala hashtag Dear MOR Tinay, kasi tita na nanay. Ang cute. Oh. Oh, kaya naman ito, sumashoutout muna tayo sa mga tita at sa mga tito na nagpapakananay at nagpapakatatay sa kanilang mga pamapamangkin. Oh, naalala ko noon, ano? Ayan, hindi naman sa matanda ba akong nag-asawa, hindi, bata akong nag-asawa. Ayan, pero alam nyo, nakakatuwa na mag-alaga ng mga pamangkin. Oh, alam nyo, meron akong ilang taon ba ako nung unang beses ako nagkaroon ng pamangkin at kasama pa namin yung kapatid ko eh. Oo, sa dito, sa bahay. Diba, si ate. Ayan, panganay namin. Alam nyo, yung lahat ng natutunan ko, kasi yung lagi ako nakausyoso, di ba? Lagi ako nakausyoso doon sa, ano, siguro 12 years old ako, 12 or 13 years old, nung ipinanganak yung unang-unang pamangkin namin sa pamilya, yung pagpapaligo sa bata, yung pagpapalit ng diaper, yung paglilinis ng poops niya, ganyan, natutunan ko yun. Kaya hindi ako nahirapan nung sarili ko na mga anak, yung alagaan ko. Ako pa nga nagtuturo kay Mrs. Popoy noon eh. O na hindi, dapat ganito lang yung mga, yung cotton, tapos ganyan, lalo yung sa pusod noon, kapag hindi pa naaalis, cotton, tapos may alcohol na ganyan. Ganun lang panlinis doon. O may big kiss pa. O may big kiss pa yung bata, tapos ano-ano lang. O di ba? Tapos magpapainit kang tubig. Nakakatuwa kaya. O lalo na sa mga baby, at kahit na nung mga lumaki. O kahit nung lumaki sila ngayon, yung pamangking kong yun. Abay, nandun na nga sa Amerika kasi laki ko na rin. Oo, nahihiritan pa ako na pagka may nagustuhan siyang suot kong sapatos, wala, kailangan may padala dun. O, nahihiritan ka eh. Magkasin laki na kami. Pero nakakatuwa, di ba, na natuto. O, natuto ka, pero well, siguro hindi naman doon sa konsepto na mag-isa ka na lang sa buhay, papaano ka kapag ka. Kasi wala akong nakitang, siguro kung single ka na nga, ang sungit mo pa, hindi ka pa
hindi ka pa, wala ka pa malasakit sa mga pamangkin mo. Yung siguro, dapat maging worried kayo. Diba, single ka na nga, masama ugali, walang kaamor-amor sa mga pamangkin, sa mga kapatid, sa mga pinsan. Ayun na, nakakatakot mag-isa sa buhay. Ayan, pero kapag ka ganyan na, kumbaga, single by choice ka. Dito kasi parang single by choice naman. To be fair with Trixie, ayaw niya makipagrelasyon. Hindi niya nakikita yung sarili niya na merong kapartner o may sariling mga anak. Enjoy siya na laging inaalagaan na lamang yung kanyang mga pamangkin. Okay, the idea is masarap na merong kang sariling mga anak. Diba? Masarap yung ganong siste. Ayan, pero kung masaya ka naman sa pag-aalaga ng mga pamangkin mo, sa pag-alalay sa mga kapatid mo, 'di ba? You are a blessing to them as well. 'Di ba? Hindi ka naman kulang bilang isang tao. 'Di ba? Bilang isang tao, kumpleto ka pa rin naman. Marunong ka magmahal, may concern ka pa rin, you take care of your family, 'di ba? What's wrong? Nothing's wrong about you. 'Di ba ganoon 'yon? Ayan, sandali. Tingnan lang natin yung mga reaction dito, no? Parang makaka-relate. Kaya merong mga nagsasagutan dito. Sabi ni Gil Enriquez, para makaka-relate sa walang asawa. Sabi ni Marvin, tag ko na ba? Yan na sila. Yan na. Ayan, si Renny Boy, ito, single to eh. Oh, inamin naman sa atin ni Renny Boy. Sabi niya, ako, lapitin ng inaanak ko. Kapag ka pumunta yun dito sa bahay, diretso sa tindahan. Ganun na nga. Oo. Si Lord Sharpay, sabi niya, don't worry girl, single din ako. At hindi lahat nag-aasawa. Mabuhay ang mga single. Oo. Sabi pa ni Renny Boy, ang sarap habulin ng bata na 1 to 2 years old. Sakit sa balakang yun. Sakit sa balakang. Kasi, lalo kung medyo may kabigatan yung timbang ng bata. No? Tapos ang kulit. Nakakapagod din yan. Pero nakakatuwa. Sabi ko nga, it's very satisfying na mag-alaga ng mga pamangkin. Sabi ni Mary Friends, ako nga sabi ko magpapayaman ako para sa mga pamangkin ko. Mag-asawa daw ako at mga anak para may mag-alaga sa akin pagtanda ko. Oh, 'di ba? Ayaw pa nila pero kapag ka, alam niyo meron akong meron akong may mga matatandang dalaga na kilala ko. Masaya naman sila. Oh, at hanggang ngayon pati nga mga apoy na alagaan pa eh. Pati mga apoy na alagaan nila, yun talaga yung purpose nila eh. Dito sa mundo. Diba? Yun yung sinabi ko nga kanina, maganda may purpose ka kahit na nag-iisa ka, kahit feeling mo wala kang ano ba sa sinasabi ng ibang tao. Diba? Ang matindi, may nakikipagrelasyon sa'yo, hindi mo pinibigyan ng pagkakataon. Diba? Tinataboy mo. Masama ugali mo, yun lang talaga yung nakikita kong huwag ka na nga magkaroon ng karelasyon. Ayan. Si Veron Tino, sabi niya, ako mag-31 na next month pero wala pa rin asawa at anak. Bata mo pa, Veron. Huwag ka nga. Ako, baka umapila yung mga mas matatanda pa sa iyo dyan. Na hindi pa... Pero bata pa yan, ano? Lalo na ano ba to si Veron? Veron, ano ka ba? Veronica ba yan? O lalaki? Kung lalaki ka, walang problema. Oo, kung babae, wala rin problema. 31 pa lang yan. Pasok na pasok sa body clock ka. Ayan. Si Mary Ann Manzanal, sabi niya, nangyayari po sa buhay ko ngayon, ako ay single. 36 years old na ako. Walang boyfriend, pero wala akong pinagsisisihan. Kasi po, ako ngayon na nag-aalaga sa pamangkin ko. Ang saya naman ng buhay ko. Oh, di ba? Sabi ni Mary Ann Manzanal. Oh, masaya naman eh. Bakit ka naman alam nyo, ang mas mahirap yung pinilit mong magka-jowa, pinilit mong, o minadali mong magka-anak, tapos hindi mo pala kaya yung responsibilidad. Diba? Ayan, unahin natin. Pinilit magka-jowa.
eh yung jowa mo, para lang may masabi na meron akong jowa, meron akong boyfriend o meron akong asawa, binubugbog ka. Diba? O kaya naman, scammer yung asawa mo, harap-harapan, ninanakawang ka. Diba? O kaya niloloko ka. Ayan. Di ba pangit naman yun? Oo nga, may asawa pero hindi masaya. O, may asawa pero miserable buhay niya. Ayan, tapos meron pa iba, nagkaanak ka. O, tapos, hindi naman kaya yung responsibilidad talaga ng pagiging nanay na o ng pagiging tatay na. Diba? Laging nakakatok kay nanay din, kay tatay na, itay, pa yung panggatas. Kaya sa utol, tol, baka namang merong ano dyan. Alam mo na, medyo kinapos eh. Ano, linggo-linggo kapos? Diba? Ganon. Yun ba ang mas gusto nyo? Yun ba ang pamantayan natin ng masaya? Diba? Yung magkaroon ng pamilya. Kaya para sa akin, wag mong ipilit kung hindi pa para sa'yo. Ayan, sabi ni Marvin, mag-asawa ka na Trixie, ibang feeling kapag ka sarili mong anak ang alaga mo. Nag-alaga din ako ng pamangkin ko, pero iba ang feeling pag sarili mong anak. Well, that's true eh. O, totoo nga yan, Marvin, ano? Pero, yun yan sinasabi ko, pagka ba pinilit mo na mag-asawa ka na at napunta ka sa maling asawa, masaya ka pa rin ba nun? O magkaanak ka, hindi mo kaya yung responsive. Iba nga kasi yung pag-aalaga ng pamangkin, di ba? Sa pag-aalaga na rin ng anak mong sarili. Di ba? At least doon, meron kang kaagapay. Paano kung minalas ka nga sa partner sa buhay? Di ba? Na naging magulang nung anak mo, ikaw lang rin. Babato mo rin sa ate mo, sa kuya mo. Paalaga naman itong ano. Palaga naman nung anak ko, iniwan na ako nung jowa ko eh. Diba, masaya pa kaya yun? Ayan, pero dito sa second part ng kwento ni Trixie, malalaman natin nagpatulak ba siya? Nagpapilit ba siya doon sa mga tao sa kanyang paligid na mas masaya kapag ka meron ka ng sariling mga anak, sariling asawa, ayan, na pagtutuunan mo ng atensyon, ng pagmamahal, diba? Magpapatulak ba siya sa ganun or... Wala, masaya na ako sa ganito eh. Diba? Kung may dumating, salamat. Walang dumarating, salamat pa rin. Diba? Malaman natin sa second part ng kwento ni Trixie dito sa hashtag Dear MORTinay with yours truly. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. Popoy and Bea, na-test ang pagiging super tita ko noong bigla ang iniwanan ng asawa niya ang ate ko. Bilang pareho silang full-time sa trabaho, afford nila ang kumuha ng tagapag-alaga ng mga anak nila. At ngayong ang wala na sila at umuwi na siya sa bahay namin, ay hindi maiisip ng ate ko kung papaano niya mahahati ang katawan niya sa trabaho at sa pagiging isang ina. Matanda na ang parents namin at alam kong hindi na nila makakayanan ang mag-alaga pa ng mga makukulit na apo. Enter yours truly, Trixie. Popoy at Bea, bilang alam ko kung gaano kahalaga ang trabaho ng ate ko para sa kanya, ay sinabi ko na willing akong mag-alaga sa mga pamangkin ko. Kesa kumuha pa siya ng ibang tao, ay ako na lang. Tutal hawak ko naman ang oras ko at kaya ko namang gawin ang trabaho ko sa gabi pag-uwi ng ate ko. Noong una, sa isip-isip ko, simple lang naman to. Pwede akong magpakananay sa mga pamangkin ko sa umaga at sa gabi naman gagawin ko na ang mga projects ko. Easy lang to sa akin. I mean, what could possibly go wrong, di ba? Well, apparently, mas mahirap pala siya kung may mga factors na maiiba. Popoy at Bea, ang dami palang responsibilidad kapag ka talagang ikaw lang ang nakatutok sa pag-aalaga ng mga bata. Kids, demand your time. Hindi pa pwedeng basta-basta mo lang sila iiwanan. May mga pangangailangan sila na tanging ikaw lang rin ang makapagbibigay.
they are very dependent on your existence talaga. Actually, dahil nga dito, minsan pagod na pagod akong papasok sa work ko sa gabi to the point na parang mas gusto ko na lang na magpahinga na at matulog. Tinatanong naman ako ng ate ko kung okay pa daw ba ako o kung kaya ko pa. Lagi ko namang sinasabi na care ko pa. Kahit na ang totoo, ay pagod na rin ako. Popoy at Bea, kung tatanungin niyo ako kung naiba ba ang perception ko about not having a partner and about having kids after my experience, ang masasabi ko lang ay hindi. I mean, I still don't see myself having a lifetime partner. I'd still rather take care of my nephews and nieces kaysa magkaroon ng sarili kong anak. If meron mang nabago sa pananaw ko, ay ayoko na lang basta mag-alaga ng pamangkin. Ang gusto ko ngayon ay maging mayamang tita para pwede akong kumuha ng tutulong sa akin sa pag-aalaga ng mga pinakamamahal kong mga pamangkin. Hanggang dito na lamang siguro muna, Popoy at Bea, ang kwento ko. Sa ngayon, I'm still trying my best to help my sister out sa pag-aalaga ng mga anak niya. Hopefully, sa susunod ay may mas maganda na akong pwedeng ibahagi sa inyo. Sa susunod, baka kasi mayamang tita na nga ako. Maraming salamat pala sa pagpili ng kwento kong ito. Hanggang sa muli. Nagpapasalamat, Trixie. Akala mo ay tunay, yun pala'y may pakailang sa'yo. Lalapit pag mayroong kailangan, pag wala'y tataanan ka lang. Ano kaya yun? Malalaman mo kung sino ang totoo, kung ika'y aalala ikaw'y sugatan. Kahit walang wala ka, sila'y nakasuporta. Nagdadalahan pa ang at tinakilahan ng pagbagsak. Sa diyang kay hirap amuin ang lahat, kaya ingatan ang sa iyo'y tapat. Kung sila'y lilisan, ayan mo na lamang. Mahalin silang sa'yo'y di lang iwan. Silang hindi nang iwan, huwag mong pagbabayaan. Kunding nangyay. Akala mo'y seryoso, yung pala'y meron lang mo tipo. Pinapaikot lang ang ulo mo. Di bali nang ikaw ang masaktan, wag na lang papatulan. Di ka nag-iisa, siguradong meron sa iyong sasalba. Sa diyang kay hirap amuin ang lahat, kaya tingatanang sa iyo'y tapat. Kung sila sila'y lilisan, ayan mo na lamang. Basta't ang puso mo'y payapa lang, ayaan mo na lamang.
gusto't ang puso mo'y payapa lang. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, 38 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan nga, no, ang simple pero merong kurot na pagtatapos ng kwentong yan ni Trixie. O kita nyo, hindi rin madali ang mag-alaga ng mga pamangkin. Kaya palakpakan ulit natin. Kanina binati lang natin, ngayon palakpakan naman natin ang mga tita, ang mga tito na mga matsatsagang umaasiste sa kanilang mga pamangkin, ano? Ayan, meron pa nga tayong iba dyan na alam na pinapaaral na yung pamangkin nila, diba? Tinutulungan. Kaya sana sa mga pamangkin, be grateful, diba? Be respectful. Ayan, sa inyong mga tiyuhin, mga tiyahin na piniling magpakasingle na lang para sa kapakanan ninyo. Ayan, si Trixie gustong yumaman para sa mga pamangkin. Why not? Diba? Nakakatuwa naman yun. Ay, hindi ko pa rin ano, kahit na nahirapan ako, masayang meron daw ganito. Ay, naku, ano na lang ako. Gusto ko, dahil nahirapan ako, gusto ko rin may makatulong, pero hindi pa rin para mag-asawa. Kasi ayoko mag-asawa eh. Ayoko rin magkaroon ng sarili kong anak eh. Ganyan, para tulungan ko na lang rin mga pamangking ko. Ganyan. Diba? Nakakatuwa. O, kanya-kanya tayong swerte. O, kanya-kanya tayong swerte. Eto, sabi ni, sabi sa YouTube, ni Mary Ann, nakaka-relate po ako sa topic ninyo. Masaya ako nakakatulong sa mga kapatid ko. Sa pamamagitan ng mga pamangking ko, may blessings daw po yun. Alam mo, Mary Ann, kahit isipin mo na may blessing o wala, you are the blessing para sa kanila. Diba? Kung inaalalayan mo yung mga pamangkin mo, yung mga ate mo, ikaw mismo ay blessing para sa kanila. Huwag ka nang umasa ron sa, hindi, may blessing itong nababalik sa akin. Eh. Huwag na yung asa mo. Ikaw mismo, tumutulong ka sa pagpapalaki, pag-aalaga ng mga bata o kahit mga binata at mga dalaga na yan. Alam mo, ikaw ay blessing para sa kanila, di ba? Ayan. Si Grethel Policarpio, sabi niya, 34 na ako. Kakasingle lang ulit. Haha. Enjoy lang. Happy naman. Sinayang niya lang yung 7 years namin. Yun lang. Si Jasper Duran, sabi niya, masarap na may kasama sa buhay. Pero ngayon, I am 39 years old na this coming April. Single pa rin. Yun lang. Ganun din. Ayan, pa-shoutout nga dito sa trading room. Oh, sina Jasper Duran. Thank you, thank you. Ayan, tsaka si Janiel Owasay. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ayan, si Mary Fran, sabi niya, magiging mayaman tayo para sa mga pamangkin. Cutie! Oh, bakit hindi? Sabi niya, Gil Enriquez, exactly, Popoy. Tapos pipilitin ka pang mag-anak. Eh, wala ka pa namang sapat na ipon. Diba? Ganun kasi. O, ganyan yung mga sinasabi ng mga taong nasa paligid natin. O, ito, si Marvin, maayos ba to? Sabi ni Marvin, naalala ko ang mga boss ko dito. Nag-aalaga sila ng mga pamangkin nila. Nagpapadala ng pang-tuition. Shoutout daw po sa mga pamangkin nila. O, sa mga ining. O, ining! O, tuition na naman ba? Sige. Pero ito yung mga pamangkin na hindi dumadaan yung tuition sa magulang nung pamangkin. Ano, Marvin? O, hindi dumadaan sa ni hindi nga kadugo yung mga ano. Ito yung mga inano na lang na pamangkin. O, iba rin yan. Iba yan. Ibang pamangkin naman yan eh. Si Mary Fran, sabi niya, sa mga pamangkin ko, lalo na si Marvin, o kapangalan pa, basta ganyan pangalan talaga.
Sabi ni Mary France, bawas-bawasan ang pagiging matigas ang ulo at pagiging palasagot. Yun. Ha? Si, parang wala nga si Sergio Gonzalez ngayon, ano? Siya ma-shoutout si, ano eh, si Renny Boy, kaya Sergio, tsaka kaya Ken Bayona, pero si Ken nandito naman. Thank you sa pagbisita sa amin dito. Ayan, pero hindi na natin masyado pahabain pa ito, no, mga kapamilya. Isang napakagandang kwento na nagpapaalala sa atin na huwag magmadali. Kalmahan lang natin, 'di ba? At huwag ipilit. May mga bagay na hindi talaga para sa atin. At katulad nga diyan, yung paghanap natin ng partner, yung pagkakaroon ng sarili nating mga anak, kasi kahit anong bagay po na ipinilit, 'di ba? O kaya naman ay ginawa mo nang dahil sa sinabi niya, nang dahil sa kagustuhan ng iba, sa bandang huli, ikaw rin naman ang magdadala niyan. 'Di ba? Dapat yung kasiyahan mo, dapat yung peace of mind mo. Napakaganda nga nung final song natin kanina, yung Payapa Lang na sinabi ni o kinakanta ni Angela Ken. 'Di ba? Dapat yung peace of mind mo ang inaalagaan mo. Hayaan mo sila kung ano man yung sa tingin nilang tama para sa iyo. After all, it's your body, 'di ba? It's your mind, it's your health, 'di ba? It's your choice. 'Di ba? 'Yun yung mas dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Ayun, pero yung katotohanan nga po na ang mga tao talaga ay magkakaroon at feeling entitled minsan na magkaroon ng opinion tungkol sa iyo, nangyayari po 'yan. But the question is, papayag ka ba? Tatanggapin mo ba yung mga opinion nila about you? 'Di ba? About what's best for you? 'Di ba? Pwede mong pag-isipan pero hindi mo naman kailangang i-pressure ang sarili mo at ipilit itong lunukin at tanggapin. 'Di ba? Ganun po 'yan sa buhay. Pwedeng tama ang opinion nila pero pwede ring mali para sa kanila. Depende 'yan sa tatanggap. Mas alam mo kung anong kailangan mo, mas alam mo kung sino ang makapagpapasaya sa iyo, pwedeng sarili mo rin ang makapagpapasaya sa iyo. Eh bakit ka maniniwala sa kanila na may ibang taong makakapagpasaya sa'yo? Makikipagrelasyon ka, eh bubugbugin ka lang. O kaya naman ikaw mismo ay hindi masaya doon sa napili mong partner. Naging masamang tao ka pa nang dahil sa pamimilit nila. Mababalikan mo ba sila? Di ba? Masasabi mo bang nagkamali ako nang dahil sa'yo? Eh anong sasabihin sa'yo nun? Ikaw kasi hindi mo naman pinili. Sinabi ko lang mag-asawa ka. Di ba? Wala. Sa'yo rin babalik yan. Kaya kung saan ka masaya, basta't wala ka nasasagasa ang iba at hindi pinilit ang mga desisyon na ginawa mo para sa buhay mo, di ba? Yun ang sundin mo. Sabi nga po ng Sex Bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Charot. Yan lang. At syempre, ayan si Sir Makoy. Oo, na bumabati rin sa mga tiyuhin o na nagpapaiyak ng mga pamangkin. O nga, ganyan din yung mga ilang kong mga tiyuhin dati. O, yung mga nagtitrip na mga tito. Pero ako, I'm proud to say, hindi ako katulad ng mga ganyan na mga tito. Yung magpapaiyak, yung mga asar. Ayan, tapos lulukuhin yung mga pamangkin. Lalo na yung mga pamangkin ng mga lalaki. Di ba? Yung ganyan. Hindi. Ewan ko. Sweet yata ako na tito eh. Hello. Ayan. Pero maraming salamat no, Trixie, dito sa yung pinadalang kwento sa amin at nabuhay na naman ang loob ng marami sa mga single ngayon. And always think sa mga single ha, you are enough. Kung masaya ka naman sa buhay mo ngayon, masaya ka na single ka, anong pakialam nila? Di ba? Yun lang yun. Yun lang yun. Maging masaya ka. Diba? Live without regrets. Ayan, decision mo yan eh. Pinanindigan mo. Masaya ka naman. Hamo sila. Ganun lang yan. Kaya maraming salamat nga po sa inyong pagtutok sa ating story for today. Bukas, ulitin po natin ito. At syempre, hopefully, makasama na natin si Bea. No, meron lang po siyang inasikasong importante kanina. Ayan, at nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, mga family, kay single ka, kay married ka na with family, basta ikaw ay satisfied, please stay happy.